ibang balita, mas mabuting serbisyo at bagong mga kagamitan ang pangakong dala ng itatayo na bagong Philippine Orthopedic Center. Ang problema, mula sa halos 470 mahihirap na pasyente na lang po ang maaring tanggapin sa bagong ospital. Narito po ang special report. Mahigit 2 buwan na si Maribel sa Philippine Orthopedic Center matapos mabalian ng buto sa binti. Hanggang ngayon, malaking balakid pa rin sa kanyang paggaling ang kawalan ng pambayad sa operasyon at iba pang gastusin. Kailangan operahan sa kalagyan ng bakal. Wala naman kaming sapat na pera na pampaopera. Magkano yung bakal ko? Nasa 45,000. Pero sa planong modernisasyon ng mahigit 70 ospital sa ilalim ng Department of Health, hindi na raw dapat mangamba ang mga pasyenteng kapuspalad gaya ni Maribel. Bagong kagamitan at mas maayos sa serbisyo raw ang kanilang maaasahan. Dito sa sistemang ginawa natin sa kalusugang pangkalahatan, pag ikaw ay mahirap at sponsored program sa PhilHealth at pumunta ka sa pampublikong ospital, wala ka ng babayaran. Una sa listahan ng DOH ang nag-iisang pampublikong ospital sa bansa na espesyalisa sa mga sakit sa buto. Sa pamamagitan ng Build Operate Transfer Scheme ng Public-Private Partnership o PPP program ng gobyerno, magtatayo ng bagong ospital ang Megawide Construction Corporation sa compound ng National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Ang 25 taong kontrata, nagkakahalaga ng halos 6 na bilyong piso. Ayon sa DOH, patatakbuhin ng nanalong bidder ang POC, pero babantayan pa rin ng ahensya ang operasyon nito. Pagkatapos matayo, i-operate nila. Doon nila i-recover yung investment during the period of the longer period. Kaya nga, para hindi mo mahalan, hinabaan yung kontrata. Hindi kami tutol sa modernisasyon. Ang tinututulan natin, yung modernisasyon ang gagasto ay pribadong sektor sapagkat ang pribadong sektor nga ay profit-driven. Kailangan ang presyo dictated by market forces. Kailangan kapresyo niya ang mga katabi niyang ospital, Heart Center, Kidney Center, East Avenue. Aabot ng 420 na kama ang ilalaan sa bagong POC para lamang sa mga pasyente na may PhilHealth. Higit na mas mataas ito sa dating bilang na 53. Yun nga lang, 50% o isa lang sa kada 2 mahirap na Pilipino ang may PhilHealth. At ang mga kama para sa charity patients sa may PhilHealth man o wala, magiging 70 na lamang. Lubhang mas kaunti sa dating bilang na 381. Hindi naman sakop nitong ipinangangalandakang PhilHealth ng gobyerno yung mga esensyal na mga serbisyo katulad ng bakal doon sa mga implants sa operasyon. May bayad na yung pagpapakonsulta sa outpatient department at sa emergency room. May bayad na ang pagpa-therapy. Gumawa kami ngayon ng sistema, i-evaluate sila ng medical social worker ng ospital. At pagkatapos silang ma-evaluate, makitang poor sila. 3,000 pesos or less ang kinikita ng pamilya nila. Ipapasok sila at i-enroll ng DOH. Kaya nagtatawag na on-site registration and enrollment for PhilHealth. Deo Bugawisan, GMA News.